Sa pag-aalaga po talaga ng baka, mga ka-farmer, is kailangan po natin. So, hello mga ka-farmer, kumusta po kayo? So, ngayon naman ay pakita ko sa inyo yung ating alagang baka, mga ka-farmer. So, yan mga ka-farmer, yan yung alaga nating baka. So, yung isa is lalaki at yan at babae. So, nakita nyo na hindi pa yan nakatali. So, kahit malaki na, so hinayaan lang namin yan na magpa lakad-lakad. So, kasi wala namang madidisgrasya ng mga tanim dito, mga ka-farmer. So, tingnan nyo naman na napakalawak nitong bukid rin, mga ka-farmer. So, andito po tayo sa bukid. Dito po natin inilagay yung baka natin, mga ka-farmer. Yun pa, mga ka-farmer. Meron pang dalawa do. Nayaan lang namin yan na maglakad-lakad, mga ka-farmer. Oops! So, yun yung isa. So, tingnan nyo naman, mga ka-farmer. Medyo malaki na yung baka natin, mga ka-farmer. So, ayan. Farmer, no? Sa pag-aalaga po talaga ng baka, mga ka-farmer, is kailangan po natin. So, yun. So, sa pag-aalaga po natin ng baka, mga ka-farmer, is kailangan po talaga ng tiyaga kasi kailangan ka pang gumising ng maaga para ilipat naman tong baka para makakain ng damo. Kasi kung hindi mo siya pagkain, is hindi naman, hindi po tataba yung baka, mga ka-farmer. So, yan yung ginagawa namin, mga ka-farmer, is maaga kaming gumising at inilipat namin itong baka para makakain naman ng presko na damo. At pagtaas na naman ng araw, is yung masyadong mainit na, ay amin namang ilagay sa puno ng kahoy para doon na isilong. Pagdating naman ng hapon, is ililipat naman namin. Kasi nga nakatali yung baka natin, is kailangan na talagang ilipat-lipat para makakain ng damo. Ito pong baka natin, mga ka-farmer, is anim po to siya lahat, mga ka-farmer. So medyo mahirap-hirap din kahit anim lang, mga ka-farmer, no? So na paano na kaya kung madami yung inalagaan, mga ka-farmer. So ito, mga ka-farmer, is si Papa yung madalas nag-alaga nito, mga ka-farmer. Inalagaan niya yung baka natin. So grabe yung tiyaga ng pag-aalaga ni Papa dito, mga ka-farmer, no? So tingnan nyo naman yung katawan ng baka natin, is napaka taba at napakalaki, mga ka-farmer. So ayan, oh, tingnan nyo. So ayan, so ito naman yung isa nating baka, mga ka-farmer, no? So ayan, ibang klase din yan ng baka. So kahit malaki na, is hindi na rin namin itinatali kasi hindi naman pupunta ng malayo. Tingnan nyo namang napakalawak po itong ating lipatan ng mga baka. So, or pasulan ng ating baka. So, iyan. Hindi na po kami kailangan na magkumpay or maghanap ng mga pagkain kasi nga napakarami po ng pwedeng kainin ng baka natin dito, mga ka-farmer. So, iyan. At saka kung balak nyong mag-alaga ng baka, so kailangan talaga yung may tiyaga ka, mga ka-farmer. So hindi yung basta-basta lang na inilagay mo lang yung baka mo dyan sa may damuhan at yun lang, pagkatapos ay hayaan lang. So hindi po ganun, mga ka-farmer. So kailangan mo po ng matiyagang pag-aalaga kasi itong baka is kailangan po yan ng kagaya lang po ng kagaya namin, is pinapakain po namin yan ng asin linggo-linggo or more or less sa isang week. Yan po namin ang ginagawa namin sa aming baka. At ganyan po yung itsura niya talaga. Napaka-kinis yung kanyang balat, yung balahibo. So yan yung pong epekto ng pagpakain natin ng asin ng ating baka. Ano lang po, mga ka-farmer, na gawin nyo ito kung may mga alaga din kayo na baka, kahit isa lang. So papakainin nyo lang ng asin or wag nyo lang po dalasan kahit mga isang linggo lang, at yun lang po para mas maganda yung
balat at balahibo ng ating baka. So yan mga, so yan lang mga ka-farmer, sinishare ko lang sa inyo yung pinapakita ko lang sa inyo yung ibang pinagkaabalahan natin dito sa bukid. So siyempre nasa bukid tayo is marami talaga tayong pinagkaabalahan, kagaya na lang ng basta about farming. So kagaya nito, laga kami ng baka. So at mayroon pa din kaming mga manok at siyempre dun sa palayan, itik at pato. So marami-rami din yung inalagaan ng mga ka-farmer. So kahit kaunti lang yung bilang ng ating inalagaan is unti-unti namang gumaganda tingnan, kasi nga is lumalaki na sila at pwede na rin mapakinabangan mga ka-farmer. So yun lang po mga ka-farmer, no? At sana'y may natutunan kayo, kahit kaunti lang yung ating video, isa na may kunting natutunan kayo. So yun lang po mga ka-farmer, at salamat sa iyong panonood, at huwag kalimutang mag-subscribe na rin sa ating channel mga ka-farmer, at i-like nyo na rin po yung ating video mga ka-farmer kapag nagustuhan nyo mga ka-farmer. So yun lang po mga ka-farmer, no? Hanggang sa sunod na video mga ka-farmer, and God bless.